Narating na ng GMA News ang Limasawa Island na nasa dulo ng Southern Leyte at kabilang sa mga pinaka na pinsala ni Odette. Tulong sa lalong madaling panahon ng hiling ng mga taga roon. Ang sabi ng ilan ng nakilala ng aming news team, wala na daw silang makain, wala na rin daw silang mga bahay. Kamustahin natin sila sa live na pagtutok ni Jonathan Anda. Jonathan? Babalikan po natin ang ulat na yan mula kay Jonathan Andal. Tagapin po natin ang ulat mula kay Jonathan Andal. Jonathan? Bigyan pwede mo ang cue. Rafi, sino anchor? Ito ang itsura ngayon ng munisipyo ng Limasawa sa Southern Leyte matapos manalasa ang bagyong Odette. Larawan ng pinsala ang isla, wasak ang halos lahat ng bahay. Wala silang ngayong kuryente, walang inuming tubig, walang signal ng telepono. Kaya nang marating ito kanina ng national media, agad nakiusap ang mga residente para manawagan at ipaalam sa kanilang mga kaanak na buhay sila. Kapatid ko at saka mga anak ko dyan sa Maynila. Okay lang kami dito, mga buhay kami. Saka kailangan din naman kami namin ng yung bahay namin, sira na lahat. Yung mga kapatid ko, ng Ibe, at saka si Vicky, si Inday, si Uben, nakaligtas ako. Kahit nadaganan ako ng malaking halo sa bahay, natabunan kami, lima kami, hasta yung kapitbahay ko at saka anak ko, sa asawa ko. Kung sino mang nakakilala sa akin sa dyan, sa Cavite, Dasmariñas, pakisabi na lang sa mga kamag-anak ko dyan na wala na kaming tirahan. Umuwi ako dito sa probinsya parang iwas kami sa COVID. Pero dito rin kami, kami sa bagyong. Ate Lucy, okay mag-alala sa akin. Okay naman kami. Buhay pa kami. Ang bahay namin gubana, wala, inalod ang dagat. Pagamit ko, wala talaga. Benet, nanawagan ako sa'yo. Alam ko na bago pang namatay yung asawa mo, eh kami rin dito, na rin kami, wala na kaming bahay. Ang damit namin nakalibing sa baybay, hindi na pa namin nahukay. Yung mga kamag-anak ko dyan sa Pampanga, huwag kayong mag-alala at kami ligtas, kaso lang wala na kaming matitirahan. At papano, kawa ng Diyos, ligtas pa rin kami. Eh kung maitutulong kayo sa amin, manghingi ang kaming kunting tulong. Nakiusap ring manawagan ang mga may kaanak sa abroad na OFW. Dal, kaming tabag dahil. Wala na tayo bahay na eh. Nahubag sa bagyo. Ma, huwag kang mag-alala. Buhay pa kami dito. Pero kaso lang, wala na tayong bahay. Giba na. Isa ang namatay sa isla nung kasagsagan ng bagyo. Ang 79 anyos na ama ng magkakapatid na ito, si Tatay Soter Gato. Ang kwento ng mga anak, habang tumatakbo si Tatay Sotero, papasok dito sa bahay to para sana magtago, nabagsakan siya dito mismo sa pwesto na to ng tipak ng pader na galing dito sa may taas. Yung bumagsak sa kanyang piraso ng pader, ganito kalaki. Well, they are just living so way back. Si Tatay, patay na. Nanglan mo ni Zugtabag na mo, ikatabang ng pudere. Kwento ng mga residente, gabi nang hagupitin sila ng bagyong Odette dala ang napakalakas na hangin. Si Roseline sa bahay na ito lumika sa pag-aakalang kaya nitong salagin ang aniyay malabuhawing hangin. O, nalumipad yung bubong, saan kayo nagtago na? Dito! Sa ilalim nito ang kartre? Sa ilalim! Diyan kayo nagtago? Oo, nakahawak pa ako sa anak ko yung mga 11 months. Tsaka may tatlong pa akong anak din. Tumakbo kami dito, akala namin ligtas. Ano yung pala? Din. Tapos yung tubig, taga dito na, taga tuhod. Hanggang tuhod, tapos nandiyan kayo sa ilalim. Oo, tapos labas na tayo lahat, labas na kami. Tapos mayroon mga aming kahoy bumagsak. Sa tindi ng lakas ng hangin, naputol at nabunot ang mga puno ng niyog. Hangin din ang nagpabagsak sa lahat ng sementadong pader ng bahay na ito. Nanawagan kami sa gobyerno na matulungan talaga kami dito sa kalagayan namin. Gawa na hindi namin alam kung anong gagawin namin dito. Wala kami tira, walang pagkain. Lahat-lahat, naging balisero kami. Pati pangkabuhayan namin, mga bangkang demotor, warat lahat. Wala kaming mga kapira-pira dito.
Anong pinakakailangan nyo po? Ano, yung mga materials at pagkain, tubig. Gusto akong pabigyan ng tulong. Wala na akong pagkain, wala na akong asawa. Sabi ng mayor ng Limasawa, kahit temporary shelter lang muna na gawa sa tent, pwede na. May masilungan lang ang mga residente ng isla. Kahapon at kanina, nagbagsak na rito ng food packs, family kits at gamot ang Office of Civil Defense, sakay ng barko ng Coast Guard at chopper ng Philippine Air Force. Pero sabi ng alkalde, kailangan pa nila ng dagdag na tulong para sa 6,400 nilang residente na halos lahat ay nawala ng kabuhayan matapos masira ang karamihan sa kanilang bangkang pangisda. Yung binigay na ayod relief goods, ito ay magtataga lang ng 2 to 3 days. Tapos ngayon may dagdag, so baka mga 5 days to 6 days lang. So talagang kulang. Mel, bagsak talaga yung signal ng telco dito sa isla ng isla. Kaya gumagamit tayo ngayon ng satellite phone para magkaroon tayo ng komunikasyon dyan sa Maynila. Doon po sa mga gustong magpadala ng tulong dito, sabi ng Hepe ng Coast Guard Region 8, ipadaan po ninyo yung tulong, yung inyong donasyon doon sa provincial government ng Southern Leyte. Sabi pa ng Coast Guard, meron pa silang isang barko galing Maynila na may dala ring relief goods na pupunta rin dito sa isla. Mel? Jonathan, yung nabanggit mo na yan, ano? Saan pupunta? Saan ipapadala yon? Saan manggagaling yung ano yung barko na pupunta diyan? Hindi mo nabanggit. Dito sa isla ng Limasawa, dito sabi ng hepe ng Region 8 ng Coast Guard, yung barko na darating mula Maynila, dito diretso mismo sa isla na ito kasi meron naman silang pier dito para magbigay pa ng tulong kasi sabi nga ng mayor ng isla ng Limasawa, pang 5 to 6 days lang yung natanggap nilang ayuda ngayon. So sa mga sa susunod na linggo, hindi pa nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang pagkain. Also Mel, nagre-request din yung mayor ng generator kasi meron silang water pump dito, o water pump station, para on their own makapag-produce sila ng drinking water at hindi na sila umasa sa donasyon ng mga bottled water. Mel? Jonathan, parang mayroong kuryente dyan sa likod mo kanina. Wala bang kuryente dyan? Parang may nakita kong ilaw ah. Walang kuryente. Yung ilaw na gamit namin Mel, yung dala namin ilaw na di baterya at yung ilaw ng barko ng Coast Guard. Pero yung nandun sa pinakalikod, kung may papansin mo, wala talagang ilaw doon. May mga sasakyan ang tayo nakikita, pero wala talagang ilaw dito. Walang kuryente rito, Mel, sa isla ng Limasawa. Nakakalungkot sabihin nito, pero Jonathan, alam mo, sa buong lugar na yan, sa southern Visayas at pati ilang bahagi ng Mindanao, talagang ganyan ang sitwasyon. Wala talagang sukat kabigin. Lahat wala. Kaya natuwa ako nung nakita ko yung video mo, meron nagdadating na tulong, kahit papano meron, pero maraming lugar ngayon sa bansa na walang tulong talaga na nakakarating. Pero tama ka, dapat ipaghandaan na, bago pa man dumating yung walang-walang-wala, dapat paghandaan na. Maraming salamat sa iyo at kami mag-aantabay ng karagdagang ulat mula sa iyo, Jonathan Andal.